guys, welcome to my personal vlog, Mapin in Mapinine. So yun, I'm Mark Angelo Tenorio from grade 9 St. Catherine, and ipapakita ko sa inyo mga pinagawa sa amin ni Sir Kelvin itong mga past few weeks. Ipapakita ko sa inyo lahat. So yung first na topic is music. Yung pinagawa niya sa amin doon is gumawa kami ng kanta. Yung tono kahit kuha sa ibang sa kanta na, tapos papalitan lang namin ng lyrics. So ang pinili ko is Stuck With You. Tapos ito na siya. Na pinalit ko is tungkol sa quarantine. Tapos kung paano makakatulong ganun. Pumunta na tayo sa second topic, which is arts. So, dalawa yung ginawa namin sa arts. Yun ay yung hieroglyphics. Yung name namin, ginawa namin hieroglyphics. And yung isa naman is pinadrawing sa amin yung Venus of Willendorf. Si Venus of Willendorf. Napakita ko sa inyo. Yan. Yung dalawa. So, bibigyan ko kayo ng facts about Venus of Willendorf. Venus of Willendorf figurine has been suggested that she is a fertility figure, a good luck totem, and a mother goddess symbol, or an aphrodisiac made by men for appreciation of men. Hindi ko alam mabasa dun sa aphrodisiac. Basta yun yung meaning ng Venus of Willendorf. Nagsisimbolize siya as fertility figure para ano, maging successful siguro yung mga gagawin or maging swerte, ganun. Tapos sumunod na tayo sa susunod. So next is PE. So sa PE, ang pinagawa sa amin ni Sir Kelvin is pinagawa niya kami ng exercise. Dalawang klase ng exercise sa isang component. Kunyari, dalawa sa cardiovascular, dalawa sa muscle endurance, muscle strength, ganun. So, papakita ko na sa inyo yung ginawa ko. Sa akin na may patuloy yung exercise na ginawa ko. So lastly is health. Ang pinagawa sa amin ni Sir Kelvin sa health is poster about the healthy community. So ito, papakita ko sa inyo yung gawa ko.
ayos pa. So, ang nilagay ko dyan is a healthy community truly starts with its people. So, sinabi ko na totoong masaya at masiglang bayan nagsisimula sa mga mamamayan, parang ganun. Kasi hindi naman magiging healthy yung community mo pag hindi sinimulan ng mga taong nakatira doon. So, ang natutunan ko sa first quarter ng MAPE is natutunan ko kung gaano kaimportante yung healthy lifestyle, kung gaano kaimportante maging active lalo na sa panahon ngayon. Natutunan ko ding matalo yung kahihiyan ko dun sa pagkanta pati sa exercise. Tapos marami din akong natutunan. Marami akong nakuhang bagong information na hindi ko alam, yung mga ganun sa mga nilesson ni sir. Tapos yun lang. Hindi pa ako tapos. Ano sasabihin ko? Thank you po sa panonood. Stay safe and keep 6 feet distance. Keep 6 feet distance. Ano? Keep 6 feet distance. 1 eternity later. Oh wait, tama ba? Keep your distance 6 feet away. Yun na lang. Bye-bye.